Yun ang pagiging positive. Alam mo, lagi kong binukwento to when I talk about being positive. Alam mo, wala kang makikita ang ibon na nagugutom, na namamatay sa gutom. Except those birds that you actually put them in the cage, don't let them eat for 1 week, they will die starvation. Pero those birds in the wild, you never see them starving. Wala kang makikita na bubagsak sa harap mo, nangingisay, kita, ribs, patay. Wala, pero ba't ganun? Kasi before even God created those birds, inuna niya yung provision. In other words, bago niya gawin yung mga ibon, ginawa niya muna yung pagkain. Hahanapin lang nga nung ibon yung mga pagkain. Pero ginawa ng Diyos yung pagkain bago yung ibon. Balik ko sa inyo. Bago kayo tawagin dito, ginawa na yung mga taong magpapaglobal ambassador sa inyo. Hahanapin niyo. Are we clear? Yes! In other words, nauna yung provision bago kayo. You just have to look for those people out there. Kasi hindi kakatok sa bahay niyo yun yet mag-volunteer. Hindi gagawin yun. Ako ang sugo. Ako magpapaglobal ambassador. Tihilan nyo na. Walang magbo-volunteer at bigla na lang magpa-pop up sa buhay mo at sasabihin, ako hinahanap mo, uy. Walang ganon. You have to look for them, go out there, and really work hard. Ganon talaga. Walang magpapakita ng ganon-ganon lang. And merong tinatawag na gestation eh. I mean, you just have to wait for a period na aani ka. Kasi ang pagtatanim, iba sa pag-ani. There's a time for everything, sabi nga sa excellent Ecclesiastes. There's a time to sow and there's a time to reap. You have to remember kung nasaan ka na. You have to identify kung nasaan ka. Pag alam mong nasa sowing stage ka, then do not expect to reap. Kung alam mo nasa pagtatanim ka pa lang, huwag ka mag-expect na umani. Tama ba? Yes. Kung alam mong nasa pagtatanim ka, yung stage na mahirap. Yun yung nakayuko ka. Yun yung nadudumihan ka. Pagtatanim eh. Networking, nasa pagtatanim na stage ka, yung stage na nagre-recruit ka, marireject ka, gugutom ka, mapupuyat ka, mapapagod ka, di ka pa kumikita. Pagtatanim eh. You have to identify yourself. And there's a period of time necessary before anything can come into form. Ang tawag dun, gestation. Magkakaiba gestation ng bawat tao, bawat nila lang. Ang tao, ang gestation niya, 9 months. Ang carrots, 7 weeks. Ang bamboo, 5 years. Pero they serve different purposes. Ang tagal ng bamboo. Ang carrots, itanim mo, 7 weeks lang, tutubo na. Ang bamboo, itanim mo, 5 years. But they serve different purposes. Yung carrot, itanim mo, after 7 weeks, meron ng carrot. Para saan? Mayaman sa beta-carotene, pang chop suey, gulay, pagkain ni Bugs Bunny. Yung bamboo, ang tagal. 5 years and up bago tumubo. Why? Kasi tumutubo muna yung ugat. Pero mas maraming purpose yung bamboo. Bridges, structures, house, bahay, kubo, etc. Bangka, ships, everything. Scaffolding, support, lahat. So sa buhay ng tao may ganun din, may gestation ka rin dito. Kaya pag ikaw, di pa kumikita, under gestation ka pa. Kaya pag may kapitbahay ka, tanim ka ng bamboo, tinatawanan ka, ang tagal na niyang bambu mo, hindi pa tumutubo, maapektuhan ka ba? Hindi, kasi siya, hindi niya naiintindihan yung gestation. Ikaw alam mo na 5 years bago tumubo. So, huwag ka papapekto. Balik ko sa aim, nagsasabi sa inyo, tagal niyo na dyan, sabi, hindi niya naiintindihan yung gestation eh. Kaya pag sinabi niya, wala pa nangyari, tagal mo na dyan, sabi sa iyo, ganyan niya, sabi mo sa kanya, gestation. Pag tinanong niya nung gestation, eh, no, Shell, Caltex, Petrol, gestation. Sabihin mo sa kanya. Ano spell? Baka mamaya, spelling niyo just sa notebook niyo, gas station. Eh. Gestate, from the word gestate, gestation. Ayan. So lahat may gestation. Lahat. Create na universe na may ganyan. Even the universe itself may gestation, di ba? The Big Bang, boom! Bago nagkaroon ng form. Ganito rin sa ating lahat. And sometimes yun yung hindi natin naiintindihan. That's why your mindset is very, very important. Kaya importante ito eh. Kasi pag tama na yung mindset mo, madali na yung skills. Ano yung mga skills na kailangan mo? Okay? Part 4, skills na kailangan mo. Ito. Ito yung mga skill set. Ang imamaster mo, ito.
Number one, in-master mo mabuti yung pag-i-invite ng tao, invitation. Invitation for what? For presentation. Ang tawag sa presentation natin, yan yung marketing plan. Ano tawag natin sa presentation? OPP. Kaya nga, opportunity plan, presentation. Mag-i-invite kayo ng prospects para umattend ng OPP. There are three ways to present the OPP. Number one, merong office presentation. Number two, merong table presentation. And number three, merong house meeting or house presentation. Unahin ko na muna itong office presentation. Nag-i-invite ka, pare, may time ka ba next week? Monday or Wednesday, 7 p.m. Kita naman tayo sa galeria. Meron sana akong business na ipopropose sa'yo. Pag sinabi, alam ko na yan, networking. Yung iba sinasabi, ganun ba? Sige, bye-bye. Wala na. Pag sinabi, alam ko na yan, networking. Sabi mo, ganun ba? Ano idea mo about networking? Magsasabi yan. Recruit, blah, 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 etc. O, paano niya re-recruitin yung ganun? Pag may kaibigan kayo na sinabi, networking, ano yan? Ayoko ng ganyan, bro. Wala akong, lahat na sinabi, pare. Wala akong time. Hindi ako magaling, bro. Lahat na sinabi, para lang hindi mo ma-recruit. Anong gagawin niyo pag may kaibigan kayo sinabi networking? Sabi mo ganito. Di ba kaibigan naman kita? Sabi niyo, bro, kung meron akong hihinging favor sa'yo, sa buong buhay ko sa pagkakaibigan natin, itong favor na to, bigyan mo na ako ng chance. Pakita ko sa'yo kung itong networking. Pag ayaw mo, hindi na kita kukulitin. One time lang, pagbigyan mo lang. Ang magic word doon, ito. Di ba, magkaibigan naman tayo? Kung meron akong isang favor na hihingin sa'yo sa buong buhay ko, ito yun, pagbigyan mo lang ako. Now, if you're in the position na nahihingin mo sa kaibigan mo, humihingi ng pabor, panghabang buhay na pabor, pagbibigyan mo, hindi. Kaya kayo masama sa loob mo, sige na nga, habang buhay. Ang nakataya, pagkakaibigan mo. Nakuha nyo ba? Kasi ang goal mo lang naman mapaupo sila. Are we clear? Yes! Kailan kayo gagaling sa invitation? Sa dami ng may invite. Hindi kayo gagaling sa pag-i-invite kung hindi kayo laging nag-i-invite. Frequency yan. Dalasan yan. Because ang invitation is not a science. It's actually an art. Depende sa kausap nyo. Ang best way, pag nag-i-invite kayo, alamin nyo yung form. F-O-R-M. Ano to? About their family. Mag-build muna kayo ng rapport. Magkapalagayang loob muna kayo. Hindi yung pag nakita mo, bro, naku, matagal na kitang hinahanap, brad. Tanong ka muna, F-O-R-M. Ano to? Family, occupation, recreation, and message. Tanongin mo muna kung sa asawa mo, kung sa anak mo. Doon muna umikot yung usapan. Huwag kang excited na ang kukunin. Re-recruiting ko. Paligwiliguin mo muna sa F, family. Musa muna. Kasi minsan dyan ang malalaman kung ano yung problema nila, issues nila. Alam mo ngayon kung paano ka papasok. Halimin mo yung tungkol sa trabaho. For all you know, pare, ito nga, katatanggal ko lang sa trabaho. Ting! Pity. Kailangan ng pera nito. Recruit. Recreation. Ano pinagkakabalahan? Saan ba siya busy? Something like that. Diyan mo malalaman kung may time para mag-part-time o wala. Bago mo ibigay yung message na gusto mo siyang recruitin. Kasi dito mo makukuha yung mga messages para ma-recruit siya. Pero pag ginagawa mo itong tungkol sa FORM, huwag kang parang polis. Sa pamilya. Interview type. O trabaho. Ano pinagkakaabalahan? Ano lang, spontaneous lang. Mild lang. At saka hindi kailangan sunod-sunod na ganito. Pwedeng kung ano mauna. Mamaya inisip mo. Kumusta trabaho mo? Ay, mali. Pare, teka, F muna. Nakuha nyo? Ibig lang sabihin namin dito, dyan iikot yung usapan. Maliwanag ba? Yes. Oh. Bago nyo imbitahin. Ang invitation, pag bago ka, keep it short and simple. In other words, huwag nyo munang sabihin aim global or networking. Pero pag marunong ka na mag-defend what is aim global, what is networking, katulad ng mga matatagal ng distributor dito, when I recruit, straight. When I recruit people, broad, alam mo na ba yung aim global? Hindi, paano yan?
Pero may sasabihin ko sa kanya, narinig mo na ba yung networking? Ay, oo. Pero yung i-global, hindi mo pa naririnig? Di pa, ay, nako, brother. You're missing a lot of things. Nire-raise ko yung curiosity. Sasabihin ko sa kanya, ako, parang hindi mo alam yung i-global. Ilang years ka na sa work mo? 10 years na. Hindi mo talaga narinig yung i-global? Ganun pa mukha ko. Hindi pa, nako, brad, nako. Pero biro, ah, sorry, ah, pero ito sabihin ko sa'yo. Kung hindi mo nakikita yung opportunity namin in global, hindi mo nakikita yung pagkakataon na pwede ka maging successful financially. Kung may time ka, kahit 15 minutes lang, pwede ba tayong mag-coffee? Pakita ko lang sa'yo kung ano yung in global. Pakita ko lang kung ano negosyo ko. Iba-iba, minsan may invitation na ganito. Kunwari, ang iniikutan ko circle parang sa school ng aking daughters. They're in a very exclusive school. Mayayaman yung mga magulang, mga PTA. Nakikita mo, yayaman ng mga parents. May lawyers, may iba-ibang negosyo. Siyempre, pagkakakilalahan, maririnig mo kung saan sila nagtatrabaho. Pagdating sa akin, ano sasabihin ko? I'm in the distribution business of food supplements all over the Philippines. And I'm the exclusive distributor here in Asia Pacific and in the whole America. In the whole Northern America. Gugulat sila. Ah, talaga, ano yung products nyo? Meron kami mga iba't iba supplements. We're both in wholesale and retail. Ang product partners ko is based in Wisconsin, yung Nature's Way. I have about 100 branches here in the Philippines. I have branches in Singapore, in Taiwan, Dubai, Nigeria, and Ghana. My office is just located there in AIC building, Burgundy Tower. So magugulat, big time ang dating. Nakuha niyo ba? Eh, totoo naman eh. Pag ang kausap mo negosyante, pwede mo sabihin, ang business ko, nasa food supplement industry ako. Nag-wholesale and retail ako. Exclusive, ini-import dito ng Nature's Way business ko. All over the Philippines, Luzon, besides Mindanao, meron kaming 100 branches. Now, if you're open to this kind of distribution, kasi naghahanap kami ngayon ng mga distributors all over the Philippines, baka gusto mo maging part. Pag sinabi ko, paano ako magiging part niya? Tika, OPP. Hindi niya alam networking. Pero it's a matter of how you package the business. Depende sa kausap mo. And over the years, bakit ganun na experience namin? Kasi we gained it dahil ginagawa namin. And you only gain that kind of expertise pag ginagawa mo siya. Kaya go out there, mag-recruit. Kaya pag tanong sa akin, sir, paano ba mag-recruit? Ano ba pinaka-effective na paraan para mag-recruit? Alam mo, sagot ko, mag-recruit ka. Sir, paano mag-invite? Mag-invite ka. Kasi gagaling ka sa skills by practice. Hindi ka gagaling by ganito, natuturuan kita. No, go out there. Doon ka matututo kasi pag nagkakamali ka, hindi mo na uulitin eh. Ay, mali yun na. Sayang, hindi ko na uulitin yun. Iba na naman, mag-iba ka na naman. Tama ba? Sa kaka-improve mo, matutumbok mo kung ano yung tama. Hindi lahat nire-recruit sa office. May pinipili yan. Pag ang re-recruitin yung VIP, tatlo ang titignan nyo sa recruit. M-A-N. May means, may authority, may need. Man. Minsan may marirecruit ka may pera, okay. Minsan may marirecruit ka walang pera pero may need, recruitin mo pa rin. Kasi hindi lahat ng tao may pera pang global package, pero pag nakita mo may need, masarap na yung recruitin niya. Yung man may authority, ibig sabihin yan, may position, may clout, mabarkada, pwedeng supervisor, pwedeng leader, basta may authority siya. Ito yung mga ipaprioritize yung recruitin kung may ipaprioritize kayo. Para biglang, para mabilis lumaki yung grupo nyo. May means, may authority, may need. Not necessarily may money. Pero ibig sabihin, may paraan. Nakitaan nyo ng need, gusto mo masenso, gusto matupad ang pangarap, gusto mapauwi ang mga magulang dito dahil OFW, pagod na sa trabaho, may kaaway sa trabaho, galit sa boss, yan ang mga masarap recruitin. Man, ngayon, iba-iba. Meron kayong re-recruitin na hindi pang office, kundi pang table presentation. Sino to? We categorize this as VIPs. Sino yun? Aray, mga boss nyo. Alam mo, paupuin nyo pa dyan. Kakahiya, di ba? Boss, attend kang seminar, boss. Pero pag ganito ang approach mo, boss, can I present you something over a cup of coffee or dinner? Treat kita. Ibigay present lang akong business. Professional ang dating. Negosyante. Alam ka namang i-OPP nyo pa dyan, negosyante. Ang
memories pa ng negosyante, mabilis lang. Kasi gusto niya, direct to the point. Pinaupo mo yung negosyante dyan, yung speaker, o kaya yung nag-i-introduce, isang palakpak, magugulan siya. 1,000,000. Negosyante. Pag businessman, direct to the point yan. Pakatingin nyo sa seminar, sasabihin ng speaker, may pangarap ba kayo? Mga negosyante. Nakuha pa pangarap kaysa sa speaker eh. Nakuha niya? Yes. Sino yung mga ating table presentation? Negosyante, mga boss nyo, too much familiar people. Yung mga walang time. Yung mga mabibigyan ka ng, you know, mabibigyan ka ng konting-konting time lang. Tinitable presentation na yan. Pag hindi pa kayo marunong, don't worry. Hugutin nyo yung sponsor niya, siya magpaliwanag. Trabaho ng upline yon pag hindi ka pa marunong. Ang tawag doon, caddying. Caddy. Ika-caddy ka. Pag bago ka, magpa-caddy ka. Ano yung caddy? Di ba sa golf? May nagka-caddy kasama ng player? Ganun ang upline sa una, ika-caddy ka. So pag wala ka pa ng conflict, kasi madali lang naman yung OPP. Kakabisaduhin mo lang eh. Sa maraming distributors, hindi big deal yung OPP. Ang big deal sa kanila yung confidence para ibagsak. Nahihiya, wala pang kita, may fear. Wala pa akong proof. Eh. Baka hindi ako paniwalaan, wala pa akong proof. 1.5 pa lang naman ang website ko, kakahiya. So ayaw mag-present. So pag bago ka, hugutin mo yung upline mo, ikakadi ka. Tapos, pagka nagtitable presentation siya, tingin ka lang. O paano niya gawin? Observe. Why? After a while, ikaw naman ang mag-OPP na. So you must be able to observe. Magkaroon ka ng mental note. Mental note, parang nagsusulat sa isip mo. Huwag yung marami kang ginagawa na habang nag-uusap sila, total, sila mag-OPP yung upline ko, kaya hindi crush muna ako. Tingin ka, dapat kumaganyan kapag nag-present. Tapos kumaganyan ka. Ikaw nagsaset ng atmosphere. Huwag mo yung huwag ka sasabat. Ano lang, pigilin mo yung sarili. Kasi yung iba pag nagpe-present yung upline, ito maganda to, ano mo, dito yan. Sabi ko sa'yo, yayaman ka eh. Sumasabat. Okay, lalo na pag nasa closing na. Ito, mas maganda dito pag nag-7 minutes. Diba, sabi ko sa'yo, 7 minutes, maganda eh. Tahimik ka lang. Usap sila. Nakuha mo? Yes. Ang magpe-present, sino muna? Upline. Makinig ka lang. Are we clear? Yes. And may pinipili yan. Hindi lahat. Ako ang tekniko dati, pag may re-recruitin ako sa office, kailangan hanggang half of the room lang mapaupo ko siya. Kaya naranasan ko rin yung nagre-reserve. Nagre-reserve for my guest. Kasi ang idea, pag may prospect ka, lalo sa OPP, tas likod na nakaupo, iba na yung message doon. Iba na yung energy. Ang pinaka-ideal na pwesto, magmula dito sa stage, hanggang kalahati ng room. Diyan mo dadalhin ang prospect mo. Huwag mo dadalhin sa likod. Kasi pag sa likod, first-timer, ay, hindi niya na maintindihan. Tapos ang ingay pa sa likod. Yung katabi niya pa, text ng text. Eh di ba pag may katabi kang text ng text, silip ka ng silip? Di ba? Napapansin niyo ba yung sarili niyo? Pag may nante-text sa katabi, mali mo ba doon? Pero yung mata mo gustong... Huwag niyong pauupuin doon yung recruit niyo. Maliwanag ba? Merong house meeting. Ano tong house meeting? Pag first-timer ka, bago ka, kapipiliin mo lang. Pwede ka mag-gather ng tao sa lugar nyo. Gather your friends, relatives, and neighbors. Sa sala, sa garahe, o kung sa ilalim ng puno, merong pwesto. Pupunta dun yung upline mo. Yung upline mo magpapaliwanan. Home party or house meeting, ibig sabihin yan, ikaw yung organizer, ganda na ka ng tao sa lugar ninyo. Mga 12 to 15 people. Yun yung manageable. More than that, hindi na manageable. Masarap sa home party, house meeting, direct approach. Ano yung direct? Yung tipong napaka-interactive, napaka-close mo sa audience. Na minsan, habang nagpapaliwanag ka on the spot, may nagtatanong, pwede. Tapos, may konting pika-pika kasi sa dulo yan eh, kainan. Kasi kasama na sa kulturang Pilipino, pag nag-invite ka, hari, punta ka naman sa bahay sa Sabado. Meron akong business partner na darating, mag-present siya ng business na ginagawa ko ngayon, part-time. Baka interested ka, meron ding health orientation. Punta ka doon, by 3 o'clock. May konti ding kainan. Pag narinig yung kainan, dadating. Tama ba? May konting salo-salo. Pangkamon na yun. Basta pag bago ka, huwag masyadong magastos yung salo-salo nyo. Pamaya niya, malapiesta, may kare-kare, adobo, may crispy patas, spaghetti. Huwag, bago ka pa lang. Kaya, you know, minimal lang ang gastos. Basta ang idea lagi dyan, one solid and one liquid.
Alam niyo na yun. Tubig na may yelo. Ito na yung yelo, tubig na lang. At pika-pika, sandwich, crackers, everything, pansit. Tapos sa dulo, yun yung kainan, dun masarap mag-closing sa kainan. Kasi maraming tanong ng tao dun. Sometimes may audience ka, pag nagustuhan, uuwi lang, kukuha ng pera, bibili na yung dinidemo mo. So, sa tatlong to, depende kung saan kayo comfortable. Walang ideal kung alin dito sa tatlong gagawin ninyo. Pero sa, it's a case-to-case basis. During my time, nag-concentrate ako sa table presentation at saka sa house meeting. Dito nag-concentrate yung buong group ko. Nang nagiging audience namin sa office presentation, yung mga na-OPP na namin sa table presentation tsaka house meeting. Kasi minsan mas masarap magdala ng audience sa office pag may idea na yung nadala. Pero pag wala pang idea, make sure nakaupo siya between dito sa harap hanggang sa kalahati ng room. More than half of the room backwards, hindi na effective ang message ng OPP. Now, that is my practice before. It doesn't mean you have to apply my practice. Ibig sabihin, kailangan magamay mo, matansya mo kung saan ka effective. The best way to know, apply the trick. And malalaman mo kung saan ka effective doon. Ano ka, saan ka ba comfortable? Depende rin sa market mo yan eh. Depende sa marirecruit mo eh. Ako kasi engineering, I was working before at my company, so karamihan ng mga recruits ko, professionals. Hindi ko mabitbit sa seminar yan kasi dating ng seminar sa kanila, boring. Diba? Alam mo yun, dragging. So pag mga kapwa ako engineer ang re-recruiting ko, either sa office ko na nire-recruit, o kaya magpupunta kami ng Glorieta, okay? Doon kami nag- or sa street life, gigimik kami, doon ko nire-recruit. So depende sa market na yun. The important thing to do, subukan nyo lahat. Kasi may audience na nagtanong sa akin, sir, ano pinaka-effective sa tatlo? Alam nyo kung ano? Lahat, sabay-sabay. If you can do this ng sabay-sabay, the better. Kasi mga nganak yan eh, ang pinaka-best skills na ibibiling ko sa'yo, be able to present the marketing plan by yourself as soon as possible. The earlier you can present the business nang hindi ka kinakadi ng upline mo, the better. Ano ibig sabihin? Mas maaga kang matutong mag-OPP mag-isa, mas bibilis ang pagbibuild ng network mo. Okay?